Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Pam Rose. Ngayon po ay ating tatalakayin po yung tanong po ng ating nakikinig sa akin or nanonood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan, ganun din sa ating YouTube. Ito po ay ang kanyang katanungan. Ma'am Rose, pwede po bang isabay ang treadmill test at pag-inom ng manggagamot ng ischemic heart disease? Salamat po. Yan. Ang tamang pagsasanay po sa treadmill test ay maaaring maging mahalaga para sa mga pasyenteng mayroong ischemic heart disease. Ngunit bago simulan ng anumang pagsasanay o pag-inom ng gamot, mahalaga talaga na kumonsulta ka sa isang professional na manggagamot o doktor para makakuha ka ng tamang rekomendasyon base sa iyong kalagayan. Sa inyo pong nanonood sa akin sa Facebook, ang aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, please subscribe o kaya i-follow, like, and share nyo ito. Sa akin naman pong YouTube channel, Rose Alfonso, pwede po kayo mag-subscribe. Click nyo yung subscribe, pati yung bell, para ma-update kayo sa aking bagong video. Tulad po ngayon, ang topic ko yung tungkol sa treadmill test. Bakit mahalaga po ito, no? Ito po isang exercise stress test. Ito'y diagnostic tool. Ginagamit na mga doktor para ma-assess kung paano mag-response ang puso mo sa physical exertion. Ito po isang non-invasive procedure. Nakakatulong po para ma-identify ang potential heart problem at ma-evaluate yung overall cardiovascular health. At ito pong treadmill test na to ay namomonitor po ng doktor yung heart rate mo, yung ECG, blood pressure, anumang nakakaranas ka man ng chest pain or pangangapos ng hininga. So, ito pong treadmill test, ito is paraan para ma-monitor ang activity ng puso mo, lalo na kung may heart pain ka o chest pain ka at pangangapos ng hininga. Kasi makikita po sa resulta ng treadmill test, ma-identify yung mga potential problem. Pag nagpa-treadmill test ka, pag merong result yun eh, malalaman kung meron kang coronary artery disease. Yung coronary artery disease, ito yung pagkipot ng daluyan ng dugo na nagsasupply ng dugo sa heart muscle mo. O kaya dito sa stress test na to, itong treadmill test na to, makikita yung arrhythmia, yung abnormal heart rhythm. Kaya yung pong makikita po sa stress test, yung treadmill test, malalaman kung ang puso mo ay nakakapagbomba siya ng dugo sa panahon na meron kang physical activity. Kaya itong treadmill stress test na to, malalaman yung kapasidad ng puso mo. Kaya kung meron kang family history, tapos meron kang bisyo ng paninigarilyo o diabetic ka o high blood ka, para maiwasan ng pagkakaroon ng heart disease, para ma-monitor ang heart mo, nagre-recommenda po sila sa inyo ng treadmill test. Kaya yung mga nagpaplanong magsimula ng mag-exercise program, para maiwasan yung heart disease, mabe-benefit ka sa treadmill stress test. Ang early detection na sa pamamagitan ng treadmill test, madidetect mo yung heart problem mo ng maaga para ito'y magamot, para magkaroon ka ng assessment, magbigay sila ng valuable information sa doktor para ma-assess na mayroong kapanganiban sa future heart event. Ito isang exercise guidance, ang treadmill test, ma-determine kung anong ligtas at effective na exercise plan sa iyong fitness level at kung lalo na po kung meron kang ischemic heart disease.
Ang ischemic heart disease, ito po ay tinatawag na coronary artery disease. Eh, ang condition, apektado yung dali ng dugo sa heart muscle na nagiging dahilan ng kamatayan at disability sa buong mundo. Kaya nga po yung ischemic heart disease, ang pagka yung heart muscle mo, syempre yung heart muscle natin, nangangailangan siya ng patuloy na supply ng oxygen-rich blood para mag-function siya na mabuti. Kung meron kang ischemic heart disease, ang mga artery na nagsasupply ng dugo sa heart mo, sa coronary artery, kikipot dahil sa pagbabara ng mga cholesterol, ang tawag doon atherosclerosis. Yung plaque buildup, nare-reduce yung blood flow sa heart muscle mo, nagiging dahilan po ito ng chest pain or angina, yung pangangapos ng hininga, and even heart attack, no? Paalala mo na po sa ating food supplement na vitamin C, pampalakas ito ng immune system. Pinoprotect tayo sa infection kasi tumutulong siya sa production ng white blood cells para pandepensa, panlaban sa germs. Pag may sugat ka, madali kang gumaling at nakakatulong sa iron absorption kasi yung iron, importante ito sa production ng red blood cells. Kasabay po ng pag-inom mo ng vitamin C, kailan sabayan mo na yung Super B Complex inumin. Dahil pareho silang water-soluble vitamins, effective sila pag empty stomach lang. So, inom 30 minutes bago mag-almusal, inumin yung Super B Complex at vitamin C. Yung po Super B Complex natin, combination ng 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, B12. Ito po yung Super B Complex na to, it boosts your energy level. Nakakatulong po ito. Pag kulang ka nito, madali kang mapagod at mahapo. Para labanan mo yung sakit, mag-take ng vitamin C at Super B Complex para agad tayong makarecover. So, sabayin mo sila, inumin mo sila 30 minutes before breakfast. Once a day lang ang inum nito. Ano yung mga factors na contribute sa pagbabara o pag-build up ng mga bara sa puso? Ang isa, yung cholesterol, yung high blood pressure mo, or diabetic ka, at naninigarilyo ka, meron kang family history ng heart disease. Meron kang unhealthy diet, kulang ka sa exercise. Kaya nga po yung simptoma ng ischemic heart disease, maraming symptoms kasama yung chest pain, ito po ay parang pinipiga, at tapos meron pressure na mabigat sa puso mo. At nararamdaman mo yung pain hanggang sa braso mo, sa panga mo, sa balikat mo, at sa likod. At pangangapos ng hininga. Meron kang palpitation, feeling mo na hapong-hapo, pagod na pagod, at nagpapawis ka ng malamig. At parang nasusuka ka, ito po yung pag meron kang ischemic heart disease, nararanasan mo ito. Kaya maaring heart attack, it leads to heart attack. So, ang doktor, pwede nilang ma-diagnose yung ischemic heart disease. Gumagamit sila ng iba't ibang test, yung ECG, yung echo, 2D echo, stress test, coronary angiogram. Yan ang mga ginagamit ng mga tools ng mga doktor para ma-confirm nila meron kang ischemic heart disease. Paalala mo na po sa ating lecithin. Ang lecithin, ito'y tumutulong sa pag-breakdown po ng cholesterol level para ma-prevent yung heart disease. At ito'y nagpo-protect sa brain mo para hindi ma-damage. At tumutulong din to para hindi ka maging ulyanin or makakalimutin. Food for the brain, ang lecithin. Ang calcium magnesium naman para ating sa buto at muscle, para sa muscle contraction and relaxation, pang-prevent ng cramps, pampatibay ng buto. Ang calcium magnesium din po ay tumutulong yan sa production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter, ma-relax yung ating katawan at isip, makakatulog ka. At tumutulong din ito sa production ng melatonin, hormone na nagpo-promote ng masarap na tulog. Kaya kung hindi ka makatulog, at yung calcium magnesium, natural laxative din yan, lalo na kung constipated ka. Maganda i-take mo yan, no? Alam niyo po, walang
cure sa ischemic heart disease. Pero may mga treatment makatulong mag-manage ng condition mo, ma-prevent yung future complication. Yung lifestyle modification, like kumain ka ng healthy diet, mag-exercise ka regularly, huwag kang magpataba, i-maintain mo yung healthy weight, huwag kang manigarilyo. Importante yan sa yung lifestyle, no? Para maiwasan po yung high cholesterol, high blood pressure, unhealthy weight, smoking. Kaya ito po lahat ng mga factors, merong complication ng heart attack or stroke. At pagka kayo po ay nagiging maingat, na-improve yung blood flow nyo. Sa pamamagitan ng healthy diet mo at exercise, at na-improve yung blood vessel, yung daluyan ng dugo, magpo-promote ito ng better blood flow throughout the body, including your heart. At pagka kayo po ay nagkakaroon tayo ng healthy diet, meron tayong exercise, nakakatulog tayo sa oras, stress-free, no? Nare-reduce yung pag-build up ng bara. Tapos kumakain ka pa ng healthy diet, low in saturated fat and cholesterol, mapiprevent mo yung pag-build up ng mga plaques sa yung coronary artery at i-manage mo yung weight mo. Kasi pag overweight ka, pag mataba ka, ang visceral fat mo, ang laki-laki ng chan mo, nagbibigay pasanin ito sa puso. Kaya ang regular exercise, ito isang healthy habits na panlaban sa stress. At ito pong exercise kasama po ng diet, prutas at gulay, mga healthy diet, whole grain, lean meat, no? Limit mo yung saturated and trans fat, processed food, sugar and salt. Gawin mo yan. At mag-exercise ka ng at least mga 30 minutes every day, no? Makakatulong po itong exercise, walking, dancing, swimming. Nakapapalakas ito ng heart muscle. Nag-improve yung blood flow mo. Kaya nga po yung weight management, napakahalaga ito sa kalusugan ng puso. Never na magpataba ka at mag-quit ka na ng manigarilyo kasi ang smoking, isang bagay na nakakasama sa puso. Paalala mo na po sa ating crystal oil. Ang crystal oil natin, ito yung concentrated plant extract. Nakakaalis po ng kirot, sakit, sa o pamamaga ng ating mga kalamnan, buto. Pag may arthritis ka, may inflammation ka, mayroon kang muscular pain, ay haplasan mo ng crystal oil. Pampasarap din ng tulog, nakakaalis din ng sakit ng ulo. Amuyin mo lang, nakakaalis ng hilo, bara ng ilong. Nakakatulong para maklear ang congestion, ma-improve ang respiratory health. Kaya maganda po na may calmanting effect ito sa digestive system mo, nakaka-relieve ng gas, bloating, and stomach cramps, nare-relieve yung nausea and vomiting, hindi ka rin kakagatin ng lamok. Tanggal ang kate, pag kinagat ka, available yan sa patnubay, no? Ganun din po yung ating activated charcoal. Ito'y merong medicinal properties na meron siyang antibacterial property na nakakapatay ng mga bakterya sa bituka. Nakakabawas ng pamamaga, no? Lalo na kung namamaga ang bituka mo, meron kang IBS, Irritable Bowel Syndrome. Mapiprevent po yung harmful substances na sumama sa circulation ng dugo. Kaya pagka ikaw ay uminom ng charcoal, capsule, kapowder, dire-diretso yan sa bituka, at doon po ay kanyang na-neutralize yung poisoning, kaya maganda to sa food poisoning. At pag nag-loose bowel movement ka, meron kang bad breath, na grabe yung bloated ka, kaya nakabag ka, nag-absorb to ng gas at toxin sa bituka. At nare-reduce ang bad breath, nag-absorb ng bacteria at toxin sa bibig. Yan po'y available sa patnubay itong ating activated charcoal na to. Pwede kayong umorder, no, ipadi-deliver po natin yan sa ating mga rider, no? Additional tips po, no, alamin mong i-manage yung stress mo. Kasi yung problema, alalahanin sa buhay, yung pagkabalisa, nagko-contribute yan sa heart problem. Mag-practice ka ng relaxation technique,
No, kailangan ng meditation, makipag-usap tayo sa Diyos, and through prayer, very effective yan para ma-relieve yung stress mo. Meron ka dapat regular check-up with your doctor, ma-monitor ang kalagayan ng puso mo, ma-adjust yung treatment plan sa'yo. Kailan meron kang support group, yung mga taong merong heart problem, kailan makipag-connect ka para mag-provide sa'yo ng encouragement. Alalahanin natin ang lifestyle modification. Hindi pwedeng palitan yung medication or procedure na nirekomenda ng doktor. Kaya yung doktor, magkikreate sila ng personalized plan para i-manage yung problema mo sa heart. Kailangan i-prioritize yung healthy lifestyle at working closely with your doctor. At kailan para ma-improve ang kalusugan ng puso mo, nakakatulong yung mga medication, yung pampababa ng cholesterol, pang-control ng blood pressure, pang-prevent ang blood clot, no? At may mga medication na para sa cholesterol, merong yung statin, ito yung first line of defense sa pagbaba ng bad cholesterol. Kaya ang medication na ireseta sa inyo, ay bahala na po, depende sa kalusugan mo, sa edad mo, babae ka ba o lalaki. At meron silang mga tinatawag nating beta blockers, merong calcium channel blockers, merong antiplatelets, no? Yung medication tulad ng aspirin, clopidogrel, nagpe-prevent siya ng blood clot. Kaya para maiwasan ng heart attack at stroke. Marami pa pong iba para mag-improve ang blood flow sa heart muscle mo. Mayroong medication tina-target yung pampababa ng cholesterol, pang-control ng blood pressure, pang-prevent ng blood clot. Ito po yung magandang mga procedure like angioplasty or bypass surgery para ma-open yung mga baradong ugat sa puso mo. Okay, paalala mo na po sa omega-3 fatty acid. Ito'y nakakaiwas sa heart disease, sa heart attack. Ang omega-3 ay nakakatulong para bumaba ang BP, triglycerides, at bad cholesterol. Ito po ay nare-reduce ang panib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din yung inflammation. Merong anti-inflammatory properties ang omega-3. Kaya nare-reduce yung bara sa ating mga ugat, nag-improve ng blood flow. At one thing, ito'y sumusuport sa ating memory, learning, and concentration, napiprevent yung cognitive decline and even nare-reduce ang panganib ng dementia and Alzheimer's disease. It also improve your mood. Ang omega-3 merong role sa pagre-regulate ng neurotransmitter like serotonin and dopamine, nakaka-influensya sa mood mo. Sinasuggest po na para maiwasan yung mga simptoma ng depression at anxiety, ay mag-take po kayo ng omega-3. No? Maganda to sa may arthritis, kung meron kayo inflammatory condition like rheumatoid, malaking tulong po itong omega-3 fatty acid na to. Ipaalam niyo po sa akin, pwede kayong mag-chat sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel. Ipaalam niyo lang sa akin ang pangalan, address at CP number niyo. Kaya kailangan po kasi ng cellphone number. Pagparating na po kasi yung rider, tatawagan na kayo. Cash on delivery naman itong mga product natin na to. Kaya kung gusto nyo pa-deliver sa ating mga health product, ay i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, o kaya po sa aking YouTube channel, i-charge sa nyo ang shipping fee. Dadako po tayo ngayon sa ating food forethought. No, sa ating pong bago tayo magpaalam, ang sabi po James 1:5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ito po ang alam natin, God is a source of wisdom. Tinuturo na ang Panginoon ay very generous giver of wisdom. Kung kulang tayo ng karunungan at kaalaman saan man sitwasyon, tayo po ay lumapit sa Diyos sa panalangin, hingin natin ang kanyang guidance. Ibibigay ito ng libre ng Panginoon. Ang Diyos po, hindi siya naghuhusga, hindi tayo minamaliit dahil kakulang sa kulang natin ng wisdom. Nag-o-offer siya sa atin ng wisdom na libre
at sino mang naghahanap nito. Kaya po yung ano na to, verse na to, ini-emphasize po niya yung role ng Panginoon na kailangan po natin ng faith and ask for wisdom. Kaya ini-encourage po, mag-pray lagi tayo for guidance sa mga difficult situation. At ito rin po ay sabi, matuto din tayo maging humble dahil acknowledge natin na hindi lahat ng bagay ay alam natin. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, He provide us with the wisdom we need. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.